Sa dami ng versions ng ating national team, hati na ang opinion ng mga fans pagdating sa best Filipina squad ever assembled. Ang ilan ay malamang i-consider ang 2013 lineup habang karamihan ay mababanggit ang 2014 World Cup selection. Pero kung palakasan lang talaga ng roster, hindi man ganong napag-uusapan ay hindi hamak na may laban doon ang 2007 Team Pilipinas. Sa pagka-lift ng suspension mula sa FIBA noong 2007 ay nakapag-participate na muli ang Pilipinas sa international competition kung saan naging undefeated pa ito sa Siaba at third naman sa Jones Cup. Ang mga nasabing torneo ay paghahanda pa lamang ng koponan para sa main event na FIBA Asia Championship sa taong ding yon. Malaki ang nakataya ron dahil bukod sa host country ay iisang Asian team na lang ang magkwa-qualify para sa 2008 Beijing Olympics at kukunin yun dito. Kaya naman all out ang pinadalang lineup ng Pilipinas noon na binuo ng mga PBA stars. Ang ating backcourt, binuo yon na Mark Aguiwa, JJ Helterbrand, Jimmy Alapag at shooters kina Dondon Hontiveros at Renren Ritualo. Hindi rin nagkulang sa forwards at bigs ang koponan kung saan kasali sina Gabe Norwood, Danny Siegel, Kirby Raimundo, Kelly Williams, Mick Penisi, Eric Menk at Asi Taulaba. Kahit walang naturalized player, talagang hindi maitatangging kumpleto at malakas ng koponan na ito, at least on paper. Sa katunayan ay kinoconsider pa ito na Gabe Norwood at Dondon Hontiveros bilang pinaka-stack na Pilipinas lineup na napaglaruan nila. Nasa sobrang talentado ay nakat pa sa pool sina James Yap, Rene Del De Ocampo at Tony De La Cruz. Sa Jones Cup, tinalo lang naman nila ang South Korea, Iran na may Hadadi at team mula USA. Naging bronze medalist ang Pilipinas noon with 5-4 win-loss record at tatlo sa mga talo nila ay di kitan kontra Japan, dalawa lang ang lamang, Lebanon tatlo at apat kontra Jordan. Patunay na formidable talaga ang koponan na ito. Pero kahit na mayroong malakas na koponan, hindi rin naman biro ang kakaharapin nito. Sa draw pa lang ng FIBA ay nabunot ang Pilipinas sa maituturing na group of death ng torneo nang makasama nila sa Group A ang powerhouse countries na Iran, Jordan at 2005 FIBA Asia Cup champion China. Sa unang game ng koponan kontra Iran, kahit pa na-neutralize nila ang 22-year-old giant no na si Hadadi, 15 points pa rin ang nabaong advantage ng kalaban sa pagtatapos ng third. Though nakabalik naman at nakadikit muli ang Pilipinas, pero hindi pa rin to naging sapat para makuha ang panalo. Pinangunahan ng team no ni Coach Raiko Toroman ni 6'11 Nabipur na mayroong 25 points, habang sa atin naman ay si Kirby Raimundo na mayroong 15. Bukod sa pagkatalo, malaking concern din sa team noon ang injury ni Asi Taulava, Jimmy Alapag at cramps ni Siegel. Kinabukasan kasi ay kakaharapin naman nila ang China. Kontra sa mga Chinese, nasadlak muli sa disadvantage ang koponan ng lamangan ng 11 points sa first half ng China. Pero ang 18-8 third quarter scoring ng Pilipinas ay nagdala sa kanila para makabalik sa laban. Kaya sa dulo ay nakumpleto pa ng ating national team ang comeback sa score na 79-75. Na-improve ng panalo na ito ang kartada ng Pilipinas sa 1-1. Nakapagtala ng 25 points noon si Jimmy Alapag habang nag-chip in naman ng 16 markers si Mark Aguiwa. Laban naman sa Jordan, ang huling laro ng Pilipinas sa grupo at ang panalo rito ay makakatulong para maka-abante sa quarterfinals, naging magandang pangitain ang 35-33 lead ng team ni Coach Chot sa first half. Pero pagpasok ng ikalawang yugto ay nag-iba ang ihip ng hangin at in-outscore by 10 points sa second half ang Pilipinas para sa dulo ay mauwi ng Jordan ng panalo 76-84 at nakuha nito ang huling spot para sa quarterfinals. Sa pagkatalo ay officially na-eliminate na sa contention ng Pilipinas at kakalabanin na lamang ang mga tanggal na rin koponan mula sa ibang group. Napasama ang Team Pilipinas sa Group G kung saan sinweep nila ang Syria, India at Kuwait. Para sa final game ng Pilipinas, nakaharap nila muli ang China at sa pangalawang pagkakataon ay tinalo na naman nila ito 78-76 para sa 9th place ng tournament. Sa dulo, ang mga Iranians ang naghari sa tournament at nakakuha ng slot para sa Olympics habang ang Lebanon ang first runner-up at bronze finisher naman ang South Korea. Sa kampanyang to, pinangunahan ni Mighty Mouse ang scoring sa Team Pilipinas na mayroong average na 16 points kasunod ng 12.3 ni Siegel, 12 kay Kagiwa at 10.3 points a game naman kay Taulava. Bagamat nag-fail ang 2007 Team Pilipinas, inamin ni Coach Chot Reyes na kinokonsidera niya pa rin ang koponan na ito bilang pinakamalakas na nahawakan niya sa kanyang buong international coaching career. Ganon din ang sinabi ni Hontiveros sa PBA Moto Club. Anong pinakamalakas na lineup mo nung nag-national team ka? Kasama na yung mga ano? 2007, di ba? Sito mo kung may ano tayo nun. Sino mga player to? Sino mga player to? Ayon muli kay Coach Chot, may chance sana noon ang koponan na makatawid o makalampas pa ng semifinals kung hindi lamang sana ito napasama sa group of death nung umpisa at nalaglag kagad.
Hindi rin nakatulong na inexperience pa ang mga players niya noon sa international competition pati ang dating format ng FIBA na dalawa lang ang umaabante ng quarters na ngayon tatlo na. Pero regardless, kahit na hindi nagka-deep run ng koponan noon at nabigo sa kanilang misyon, eh hindi pa rin malilimutan ang 2017 Pilipinas bilang one of the best Pilipinas teams ever assembled.